best friend ko siya, parang isa siya sa mga good friends ko, pero bakit parang may na-feel akong weird? Mm-mm. Lalo na hindi naman ako familiar dun sa feeling na yun. Talagang nung na-meet ko siya, Papa Owl, talagang parang, ano, parang may deep connection na talaga ako naramdaman sa kanya. Na parang, ay, sobrang understanding ng taong to, napakalalim na tao na to, and I think nagko-connect talaga kami. Pag tumingin ng isa sa iba, nakatingin sa iba, sisimangot, magiging iba yung mood. Oh, hindi na yun. Ikaw. Oh, yan. Star, ikaw ang bida, star ka dito. At sa pagpapatuloy po ng star ka, naku, kakaibang kwento sa mga Gen Z. Ang ating matutunghayan ngayon, may inspire kaya kayo? O baka naman meron kayong kakaibang reaction? We're back! Becca, we're back! Kasama naman ang Becca, Belle, and Eka! Siyempre, nami-miss namin yung paano kayo bumati sa inyong kanyang mga content. Kasi last time, di ba, napag-usapan na natin from MNL48 to The House of Collabs. Kaya, pa-greet naman dyan, The House of Collabs way. Hello everyone! Again, I am Belle. And I am Eka, and we are... Becca! Yes! Naku, bakit kayo nagtataka? Bakit Becca? Naku, eto na nga po. Ang malaking pasabog. Kahit naman ako, hindi na rin siguro nagulat. Pero somehow, na-surprise somehow na talaga, di ba? Kasi nung last time na nag-shoot po kami, eh, pinakakaingatan pa namin ang mga dalagang Pilipina. Tapos, anyari! Hindi, kasi nga po, mas maganda sa kanila na po manggaling. Mula po kasi sa MNL48, The House of Collabs, ay mayroon pong nabuong magandang pagsasamahan. Ano ito? Bakit nung from Bella and Eka naging Becca? So, nag-start po siya during our MNL48 days. Doon po talaga, love band doon, but anong mga time na yun, parang kinip lang namin siya. May connection na kaming nararamdaman sa isa't isa, but still parang we keep it like low-key and professional pag nasa work kami. Hindi talaga namin... So, ano nga ba yung samahan? Yung samahan namin so, is... So, in short, we've been together for five years. So, yes, LGBT couple po kami. And we're very proud to say that kasi this year lang po talaga kami nag-out. Ayun. So, sabong relationship po namin. Super private kami. And I think the thing na na-realize namin is maikli lang ang panahon. Yes. Diba? Bakit, Papa Owl, hindi natin ipagmalaki yung mga minamahal natin? Totoo. Yun. Diba? Mabuting sa inyo na nang galing yan. Kaya, naku, parang mas may tumutok dito sa usapang Gen Z. Yung iba, naglakas pa ng audio nila. Yung iba, nag-earphone. Baka marinig ng parentals. Diba? At ng mga kapit-balor. Eh, eto na nga pa yung usapang LGBTQIA+ relationship po tayo, may namuupong pagmamahalan sa MNL48. Hindi ba mahirap sa inyo na itago yung feelings nun 5 years ago na may special na kayong attention sa isa't isa? Mabilisan, paano nag-connect ang isa't isa para maiparamdam na may something? Siyempre, maaalala nyo yan. Yan yung mga kilig factor eh. Diba? Actually, paulit-ulit ko na talaga itong kinuwento sa mga live stream namin. Pero andun pa din yung kilig. Kasi syempre, we started as teenagers. Yes. Tapos parang, may question pa eh before na parang, best friend ko siya, parang isa siya sa mga good friends ko, pero bakit parang may na-feel akong weird? Mm-mm. Lalo na hindi naman ako familiar dun sa feeling na yun. Okay. So, yun po talaga, yung parang deep connection namin. Siguro nag-start siya sa pag-uusap about sa life stories namin. Mm-mm. And sa music. Yun po talaga, dun kami nag-connect. Mm. Oh. Talagang nung na-meet ko siya, Papa Owl, talagang parang, ano, parang may deep connection na talaga ako naramdaman sa kanya. Na parang, ay, sobrang understanding ng taong to, napakalalim na tao na to. And I think nagko-connect talaga kami, yun yung nararamdaman ko sa kanya. So, ang unang nagka-crush siya. Ay, bakit gano'n? Dinisclose naman. Ayan na naman. Ayan na. Magtuturoan na tayo dito kung sino ang una. Diba? Dapat pala may pag-games tayong ganun. Oo, eh. Kung sino, di ba ganyan? Sino ang mas ganyan? Pero, gusto kong malaman paano yung proseso ng dinadaanan ng Gen Z sa relasyon. Kasi, kunwari, nung panahon namin,
may panliligaw pa talaga. Sulatan pa nun eh. Wala pang text nun eh. Magpapasulat ka. Tsaka mga card-card, mga notes na yung mga notes namin yung tinutupi pa na mahirap mong buksan, punit na hindi mo pa nabubuksan. Diba? Eh sa Gen Z, paano yun? May ligawan bang nangyari? Paano nasabi mo na, ano, tayo na ba? Parang ganun. May ganun ba? Ayun po, sa usapin naman na yun, siya naman yung nagtanong. Okay. Oh, ikaw naman ang nagtanong, di ba? Oo, tinanong ko po siya kung ano bang status na namin. Siyempre, parang gusto ko po magkaroon ng kalinawan kung ano bang talagang meron sa amin. So, yun. Affirmation ba ang tawag doon? Kailangan man na. Reassurance. May label ba tayo? Yes, ganun. Pero sa ligawan, parang wala naman po. Parang alam lang namin na nung start na umamin ako, okay, ano tayo, ganun tayo. Tapos nung nag-ask siya, doon na talaga parang, yun na, okay. Naging official. Parang hindi lang siguro kayo aware, pero parang dumaan din kayo sa ligawan. Question number one, siguro. May nag-aalok ng pagkain kanino? Opo, siya po. Ligawan yun. Merong ano, pawis sa rehearsal. Na-realize us. Oh, ganyan, di ba? Oh, ganun yun eh. Tapos, imbis na ikaw na kukuha ng tubig, yung isa, tas aabutan. Diba? Nangyari po lahat yan. Correct. Pag tumingin ang isa sa iba, nakatingin sa iba, sisimangot, magiging iba yung mood. Hindi na yun. Diba? Ikaw. Yan, yung mga ganyan tipo, diba? Eh, uso na ang text. Siyempre, magte-text na yung magugulat ka, ba't ako tinatanong nito kung nakauwi na ako? Or nag-good morning. Napapadala siyata ang good morning, good night nito. Totoo po. At umabot sa punto, bakit hindi ka sumasagot? Eh, dati naman, sumasagot ka sa mga text ko. Confirm, may ligawan nangyari, di ba? Yun pala yun. Ay, ba't kayo ganyan, Gen Z? In denial kayo? Dinaanan yung stage na yun. Kaloka. Okay, di kayo na nga. Ganyan, syempre. Uy, natanong ka, di ba? Uy, pero natutuwa kay Eka. Syempre, sa itsura niya, kita mo, mas bongga pa yung suot ko, di ba? Tapos ito, mukhang magmomotor na. Pero kanina nung nagtanong siya, at napaganon siya, ay, girl! Paano kayo nag-out? Paano nyo inamin sa inyong mga magulang? Paano nila tinanggap? Naging madali ba? Mahirap? First, sobrang naging mahirap po talaga. Talagang as in, talagang dagok po talaga yung dinaanan namin dalawa bago kami i-accept ng ano ko ng family ko. Mm-hmm. But at the same time, naging worth it lahat since pinaglaban po namin yung pagmamahalan namin. And good thing din kasi talagang habang tumatagal kami, sobrang mas nagde-deepen yung connection po namin. And yung growth, andun po talaga yung love, yung connection, yung genuine. Yun po yung ano sa akin. As per my case naman po, hindi po siya naging mahirap. Kasi from the start, alam ko po na yung mommy ko is open naman siya. Parang alam naman niya kung ano yung mga gusto ko. So nag-open up ako nung time na parang sabi ko, mommy, parang crush ko si ano, ganon. Nagsabi po ako sa kanya. So sumabi sa'yo si mommy mo, crush ko din siya. Ay! It's a tie, mommy! Oo. So ayun po, nung sinasama ko na siya sa bahay, sa mga alis-alis, parang gets na po nila. Though sa mga kapatid ko, kasi mga lalaki po only daughter ako eh. Aww. So nagulat sila, parang inas pa nila, si, asa na yung dati mong manliligaw? Ay, sabi ko, ala, siya na yung ano ko. So hindi nila alam, akala nila, best friend ko. Pero nung nalaman nila, parang okay lang naman. So walang struggle ka na kuya? Wala po. Siguro yung mga, alam niyo po yung mga pang-aasar ng pang-aasar, mga kapatid. Pang-aasar, the yun usual. Lang po, yun lang. Yung pang-aasar na, tol, laro tayong basketball. Kay Eka, wala naman ganon. Super close po siya sobrang sa mga brother ko. Ay, love very na love, nice. Love na love nila si Eka. O sige, inusin mo eyeliner po. Yun na lang ganon sabi nila kuya, di ba? So yun yung maganda. Mas madali pala na nangyari sa inyo. Pero sa observation ninyo, you may speak on behalf naman ng other LGBTQ na alam niyo, alam ko may mga friends kayo, meron kayong support group para diyan nagkakakwentuhan kayo. This may apply to you or not also, pero sa iba, ano yung usual struggle na pinagdadaanan ng Gen Z na nasa ganitong relationship? Yung most of our friends na nasa part din po ng community is nahihirapan talaga, lalo na sa pag open up sa family nila. Yes. Lalo sa parents talaga. And nalulungkot kami kasi parang mas naging mahirap sa kanila. Mm-mm. So, as friends, syempre parang nag-a-advise kami or kung kailangan nila ng opinion namin. Mm-mm. But of course, kumbaga family niya pa din 'yon. So, yes.
ayun, siguro ang pinaka-ano lang namin is to support talaga. Correct. Siyempre, as community, kailangan natin na may mga suporta sa isa't isa talaga. Correct. Same lang din po sa kanya, but at the same time, talagang parang kinakalma ko na huwag mo masyadong madaliin yung family mo. Mm-hmm. Baka hindi pa talaga totally, hindi pa talaga nila ma-accept, but at the same time, in the long run naman, baka ma-accept din nila yung kung anong sino ka, at saka just be genuine. Mm-mm. Kung anong gusto mo in life. Opo, and siguro yung intention din, kasi naniniwala ko talaga na it's not about the gender eh. Mm-mm. Kasi lalo kung, di ba, mabuti naman ang puso ng tao. Mm-mm. So, kung yung intention na yon is something good naman, mm-mm, hindi naman siya yung mapapariwara or anything, siguro may right naman siya na parang ipaglaban kung ano yung gusto sa puso niya. Basta, stay respectful. Correct. As always, yun talaga. Very nice. Eto ha, fast talk, fast questions, fast answer, no need for further explanation para mas malaman nila yan. Siyempre, ano ang love language ng mga Gen Z ngayon? Ikaw? Ako, physical touch. Ikaw? Same. Feeling physical touch. So, compatible kayo. Diba? Ano ang matalas pinag-aawayan ng Gen Z ngayon? Yung madali kasi, yung physical touch, yung positive, love language, madali yan, isang sagot lang yan. Pero hindi ako magsasettle for one answer sa mga disagreements ninyo. Kasi I'm sure marami yan. The usual, the common disagreements ng mag-partner ng community sa Gen Z. Selos. Mm-hmm. Selos din. Ano pa? Yung indifferences. Like? Like sa values. Values? Okay. Different perspective. Okay. Yun, ano pa? Mm. Hindi sumasagot sa text. Issue yan? No naman. Hindi nag-update? Hindi. Dati, before. Issue siya. Yung mga trivial things, yung malilit na bagay, meron kang gustong kainin, ayaw niyang kainin. Feeling ko nagmamatter yun. Sometimes, opo, yun. Ako, sa akin nagmamatter yun. Very, kasama yun sa parang pagkakaiba nyo. Mm-mm. Kasi, wala, hindi kayo nagmamatch ng trip eh. Kumbaga, mm-hmm, kasi lalo ngayon, parang sa Gen Z kasi very important yung vibe. Correct. Vibe, yung energy, correct, kung same ba, ganon. So, walang problema sa pagkain. Go lang. Opo. Mm. So, anong kinakain mo? Kinakain niya rin? Oo. Anong kinakain mo? Kinakain niya rin? Oo. Saan inaayaw ba din niya? Oo. Papaawal. Kapag ayaw, kapag ayaw ko, nawawalan din siya ng gana. Kaya sabi ko, kumain ka na. Ako ayoko. Ganyan. So sabi ko, kainin mo na to. So dapat ano, depende sa pagkain na nakahain ng kakainin niyo, ganun. Ano kaya ka ba? Same kami ng mamit ka seafoods or seafood? Seafood. Ang ganda. Kaloka. Hindi ko napapahabain 'yan. Bahala na kayo, comment down below. Ayun 'yan. So promise of forever. Meron bang ganun? Yes. Yes. Sa talaga? Parang 5 years pa lang kayo? Sa tingin nyo, kayo na yun? Ako. Siyempre, we're not sure of the future. Yes. Pero yun yung binibigay namin na assurance. Na kasi energy. Sa 5 years, super dami na din namin naman na experience. Mm-mm. Alam namin na madami pa kaming ma-experience. Mm-mm. But yung assurance namin sa isa't isa, alam namin, sure na sure kami na hindi na namin talaga mahahanap sa iba. Ibang tao. Yes. Nako, alam nyo, bitin tayo sa topic na to. Mukhang may magpa-part 2. Kasi gusto ko naman, syempre makita ko pa kung paano kayo as a couple. Diba? Ganun yung, gusto ko naman yung kilig factor. Naku, may mga nagko-comment yata eh. Meron ba kayong theme song? Do you have a song for Eka? Eka, do you have a song for Belle? Kanta ko po sa kanya yung ano, Amazed by Lone Star. Wow! Naku! Abangan natin yan. For our next episode, malay natin makapag-compose ng kanta. Sino ba ang singer-songwriter sa inyong dalawa? Siya po. Ikaw din. Ah, okay. Nagturuan niyo po ako na very magsulat. Nice. Oh, ayan ako. Sa next episode po ng Becca, naku, mukhang may kantahang magaganap bukod sa mga pasabog nina Belle and Eka. Ang Becca. Ayan, di ba? Magbabalik pa rin po ang Star Cast! Welcome kayo dito, ikaw ang bida. Welcome kayo dito, ikaw ang star, ikaw ang bida.
See you again next week here on